Mami, kuran mo daw ako si daddy. Dito kami sa ano, ibang lugar, guys. Sa akin. 24. Ito yung naging temporary. Kasi yung sa kayo, mag-umpisa na paglilitis. Buhay may abutin, magkalabot-labot. Ang mga salitang ito o isang kagulay na maabot na magkakalang mga isang nang tanggapin na maaaring ng bayan ang kapag na matangan ng sambayang malaya, ang una sa Asya, may isang dagdanganang at Andres Bonifacio ang umay sa kanilang hangarin na harapin ang hamon ito para sa mga susunod na henerasyon. Isinilang sa Tondo, Maynila, noong ika-30 ng Nobyembre, 1863, si Andres ay mula sa pangkaraniwang pamilya. Maaga siyang nauhila sa ika-14 at siya na ang tumayong magulang sa kanyang limang kapatid. Hindi man formal na kapag-aral, lantad si Andres ang mapapasipong tumukuhay sa kasaysayan ng Revolusyong Pranses, buhay ng mga presidente ng Estados Unidos at iba pang aktang tulad ng Sarami Victor Hugo, Eugenio Errante, Julio Jesus, at malimitang hili at El Filibusterismo ni Jose Rizal. Namasukan naman si Andres sa mga banyagang buwan niya na ang sahod ay bihama o mas malaki kumpara sa isang guro ng panahon iyon. Isa rin siyang artista sa teatro at katunayan ng tatak siya ng kumpanya ng teatro, ang Teatro Porvenir noong 1887. Nagkasal si Andres ng Gloria Coriang Jesus at nagkaanak sila at pinangalan din itong Andres. Sa kasamaang palad, agad na pumalaw ang anak nila dahil sa sakit na buluto. Sa kabila ng kahirapan, isa si Andres sa mga kabataan ng kanyang panahon na nagkangad ng mga pagbabago sa lipunan. Sumaki siya sa samahang mason noong 1892 at tinaglay ang pangalan sa lipunan. Hanggang sa maalapat na hari ng pagpapatay at sa Lumikang Filipina na itinayo ng Jose Rizal noong 3 ng Hulyo 1892 na ang gayon pagpuguin ng mga Pilipino base sa mga reforma pang politika at panlipunan. Ipinamalas ni Andres ang kanyang kakayahan bilang mahusay na tagapag-organisa sa La Liga. Noong 7 ng Hulyo 1892, matapos aresunin ng mga Espanyol si Rizal dahil sa pagtatag nito ng La Liga, nagpulong si Andres at ang mga kaibigan niyang progresibo upang planuhin ang tila imposible at higain noon, ang palayain ng Pilipinas sa pamamagitan ng Revolusyon. Itinatag nila ang isang lihim na samahan, ang kataas-taasan, kagalang-galangang, nakatipunan ng mga anak ng bayan o ang katipunan. Tinaglay ni Andres ang pangalan ay Pag-asa at naging kataas-taas ng mga nang itinatag ang katipunan noong 1892,
naging mahalaga ang lalawigan ng Cavite sa kilosan tungo sa kalayaan. Ikot ni Tito Mario, pinapapit daw. NMG. Nagtagumpay ang mga Caviteño na mapalaya ang malaking bahagi ng Cavite. Maging ang supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio ay binansagang unang bato ng mataas na puna ng bandila ng kalayaan, ang Cavite. Ang Museo ng Paglilinis ay isang pagbabahalaga sa papel ni Andres Bonifacio sa kasaysayan ng Pilipinas at kung paano kasama ni Rizal ay naging simbolo ng isang bansang nagnanais ng kalayaan. Ang museo ay isang pagnanakala ng mga huling araw ni Bonifacio at ng kanyang mahalagang kontribusyon sa pagkamit ng ating kalayaan at pagbuo ng bansang Pilipinas. Pangalan sa iyo,
Pero
At mayroon na sabihin ang pagkiba sa ngunit sa aking mga mahal ng mga tao. Sa loob na yun, mayroon na marami pa sa report. Sumunan